上書き。Guys, abundant day po sa inyong lahat. Nandito po ako ngayon sa kasa, sa bilihan ng mga kotse. And until now po, namumblema pa rin ako kasi hindi pa rin po ako makapili ng sasakyan na bibilin ko. And parang kailan lang po, kasi naalala ko po before, at dinala ako nung mentor ko, yung upline ko, yung unang nagdala sa akin. Siya yung nagpamulat sa akin sa networking sa ngalan ng Tuds Aquino. Dati po siyang janitor ng M Global na nagka-kotse siya noon. And sobrang na-inspire po ako kasi isang janitor, nagka-kotse. Dinala niya ako sa ganitong kasa. First time kong makapunta ng kasa at pumili ng sasakyan. And baliw na baliw po ako. And dun po lumaki yung pangarap ko. And ngayon po, fast track po tayo. Ngayon po, nandito ako ngayon sa kasa. And bibili na po ako ng sasakyan. Actually, this is our third car. And ito po yung hinahanap ko is SUV. And sabi ko sa sarili ko, buti na lang talaga na pinaglaban ko yung pangarap ko. And isa lang po talaga na realize ko. Sa buhay, kailangan mo lang din talagang ma-absorb sa utak mo na pwede mo ma-avail yung mga ganitong klaseng sasakyan. Kasi ho, para sa mga hindi nakakalam, I started ho sa M Global. Wala po akong kapera-pera that time. I'm a college undergrad. Hindi po ako marunong mag-drive. Ngayon sa panaginip ko ho, nung bata ako, hindi ko maiisip na magkakabili ako ng sasakyan, magkakotse ako ng sasakyan. Pero because of network marketing, because of M Global, napamulat sa akin na pwede akong magkaroon ng sasakyan at higit pa sa sasakyan ng mga inaakala ko. Kaya guys, sa akin lang, yung mga pangarap natin, yung mga kotseng ganito, kayang mo pong makuha lahat yan. Kasi ang bottom line, wala naman pong imposible sa mundong to. Kung yung dating janitor nga, kung yung isang tricycle driver, balot vendor, janitor, empleyado, OFW, estudyante, nagawang magkakotse, kung nagagawa po nilang magkakotse at nagkaroon po sila mga ganitong sasakyan, bakit hindi mo kayang gawin? Bakit hindi ka, kahit hindi mo kayang magkaroon ng sasakyan? Sa bottom line, anak sila ng Diyos, anak ko ng Diyos, anak ka rin ng Diyos. Tama po ba? Ang bottom line ko lang po, ang point ko lang is, ang prinsipyo ko sa buhay, do what you can. Gawin mo yung mga bagay na sa tingin mo hindi mo kaya. Kasi ako, I started, hindi po ako marunong magsalita. Mahihiyain po ako, hindi ako marunong mag-online marketing. Pero inaral ko at binigay ko yung best ko. Kaya eto na po yung nangyayari sa atin. And sabi nga, di ba po, na ibibigay yung blessing sa'yo pag deserve mo. Sabi nga, you don't get what you want, you get what you deserve. Parang ganito lang po eh, para po tayo sa mundong to, para makuha natin yung pangarap natin, ito po yung prinsipyo ko. Meron pong nakatingin sa taas, at ibibigay niya lang yung blessing sa mga tao na deserve yung blessing. And kung sa tingin mo, na deserve mo yung blessing, congratulations. And ikaw rin mismo, alam mo naman sa sarili mo, kung nagagawa mo ba yung best mo para sa pangarap mo. Tama po ba? So ang bottom line ngayon po, sobrang excited na po ako. Kasi another dream come true po to. Kaya kapatid, sa akin lang po, kung nagagawa kong halos speechless po ako sa totoo lang. Kasi excited po ako sa bibiling ko sa sasakyan. And hindi ko pa man nakakapili, pero sobrang excited po ako ngayon. Kaya yun lang po masasabi ko. Ikaw nanonood ng video na to, gawin mo yung best mo, hatawin mo na yung pangarap mo. Kasi sayang ang oras. Kailan mo pa tatrabahuin yung pangarap mo? Kung may pag may dumaan pa ba na pagsubok sa pamilya mo, ngayon pa lang na wala ka pang problema, hatawin mo na para sobrang ganda ng maging success or ng life story mo. Yun lang po, and God bless everyone. Sobrang excited ako, and bye-bye po, and see you soon. Abangan! Yahoo!